low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? So magandang araw ulit sa inyo, mga kapishkada. So ayun nga guys, na-miss ko kayo kasi medyo naging busy talaga tayo at matagal-tagal tayo hindi nakapag-update. So matagal tayo hindi nakagawa ng content dahil nga marami tayong ginagawa at abala tayo ngayon. So for today's video guys, magbibigay tayo ng mga kasagutan regarding dun sa mga tanong ng ating mga subscriber guys, kung paano nga ba talaga alagaan yung ating mga crayfish or yung Australian Red Glow. Kasi hanggang ngayon, kahit marami nang nag-avail, marami nang mga umorder, so marami pa rin mga nagtatanong sa atin kung paano nga ba yung tamang pag-aalaga, diet, yung mga paglalagyan, lalo na sa mga breeding, kapag nakapag-hatch na kayo, at marami pang iba. So yan yung mga sagutin natin ngayong araw. So tara, samahan niyo ako guys, let's go! So yun nga guys, magandang araw ulit sa inyo. At yun nga, dahil matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dito sa ating top yard, so ilibit ko muna kayo saglit kung ano na nga ba yung nagiging proseso, kung ano na nga ba yung progress na nangyayari dito, at kung ano yung latest update. Unahin na muna natin itong pond natin dito. So kung makikita nyo, ito yung pool pond natin na kung saan ito siguro I think ang laman na lang dito ay mga nasa 3 or 4 na piraso. Tapos ito yung ating mga ARC dito. So ito yung lalaki, ito yung babae, itong dalawa na to. So ito mga bayad na yan. Ayan. Pero marami pa tayong stocks guys. Tapos meron pa dito, so iikot ko kayo dyan mamaya. Today is Sunday, so by Monday, tomorrow, ito tatanggalin natin kasi ito eh. I-ice ko to. Ito, tinanggal ko na yung mga laman dito nung nakaraan pa. Dahil nga magre-reset tayo, aalisin natin to guys. Ito aalisin natin kasi papagawa natin tong area na to. Ayan, bububunga natin to. So para mas maalwan yung kilos natin. Tapos yung mga naandito na tanks, ililipat natin dito yan sa area na to. Tapos ito namang pool pond na to, itatransfer naman natin siya dito. So maraming mga pagbabago yung gagawin natin dito sa ating area. Pakita ko muna sa inyo guys yung mga stocks natin dito. So yung mga nandito guys, mga 3.5, may mga 4 inches tayo na mga female dito. So yan yung mga available natin dito kapag umorder kayo ngayon. Tapos ito, ayan yung mga lalaki natin dito, halos medyo magaganda yung size. Tapos dito naman sa area natin guys, ang update naman dito guys, kanina meron akong nakuha na naman na bagong female, buried female yung naandito guys. So hindi na natin siya bubulabugin, pero pregnant na uli siya. Ayan, nakakuha na naman tayo, nakapag-breed na naman tayo ng panibago. Tapos yung naandito guys, ito ay nag-hatch na rin. So hindi ko pa nakikita yung mga ibang graylings, pero yung naandito guys ay yung mga nakikita nyo na yan, yung mga maliliit na yan. Ayan, madami to guys. Ayan oh, ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga female natin na breed. Ayan, marami na sila dyan guys, yung mga graylings natin na yan. So ito yung date nya guys nung hiniwalay natin siya, March 3. So almost isang buwan din na nahatch yung ating mga graylings dito. Ayan. Tapos ito sa baba, meron pa tayo ditong female na malapit na rin siya mag-hatch. So ito yung trio na naandito, yung isang babae, ayun yung pinakita ko sa inyo na nasa taas. So dalawa yung naandito, bali pair na lang. Tapos after nito guys na mag-hatch siya, ibabalik na natin siya dito sa baba. Tapos ito namang styro dito guys, andito pa yung mga ibang female natin na mga pang out. So maraming pa tayo guys. Sa lahat ng mga order nga pala guys, ayan, reminders lang, tawag kayo sa aking numero na ilalagay ko dito sa screen, tapos sa aking messenger para mas madali ako maka-reply kasi sobrang busy natin talaga. And etong tank na to guys, etong malaki na to, so I think meron na rin tayo ditong buried female, hindi ko lang sila nagagalaw. Tsaka kung mapapansin nyo, mababa yung tubig ko ngayon kasi yung tubig ng ating pool pond na naandito, kukunin ko yung tubig na yan at ilalagay ko sa mga ibang tank na wala pang laman. Tapos yung ating mga craylings naman, yung pinakita ko sa inyo guys, ayan o, oh, tingnan nyo kung gaano na sila kalalaki. Nag-aaway-aaway na sila dito guys eh. Ayan, nalalaki na, almost 1 month na to. So mga 1 inches na yung size nila guys. Ito yung materialis ko na gagawin kasi ito yung klase ng crayfish na meron ako na malalaki talaga yung size nila. Hindi kagaya ng mga ibang crayfish na na-out natin, pero ito guys, malalaki talaga yan guys. Ayan. So kung makikita nyo, ito yung mga maliliit pa dati na pinapakita ko sa inyo. So ang problema lang, hindi ko kasi siya malipat dun sa ating pool pond kasi nga gagawin to, i-renovate yan, bubong. So tatanggalin natin siya mamaya. So siguro sagit lang naman yon, 3 to 4 days. Siguro after nun, pagka na okay na, saka natin sila itatransfer sa mas malaking lagayan dito para mas mabilis silang lumaki pag nandyan na sila sa
area na yan. So ayan, ito yung mga update ngayon guys. So pakita ko muna sa inyo. Tapos nga pala, ito meron tayong guppy dito. Nakapag-breed na rin tayo ng guppy. Yung mga anak naman yan ay nandito. Ayan, kasi dati rin tayong nagbibreed ng mga guppy. Marami tayong mga guppy eh, no? So more or less mga nasa 30 pieces yung unang anak nila. So marami, ayan yung mga ibang progress. Tapos ito pa yung ating mga ARC dito, ayan. May mail tayo, ito meron pa tayong trio dito. So marami, marami pa tayong mga gagawin dito guys. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa ating channel. So ayun nga guys, after ko kayo mapalibot dito sa ating setup. So sagutin ko naman yung mga katanungan ng ating mga kahabi. Dahil hanggang ngayon guys ay marami pa rin sa ating nagtatanong kung ano mga ba yung dapat na gawin sa pag-aalaga ng ARC. Yung tank size, kung ano nga ba yung pinapakain natin, kung paano natin alagaan. Yung water quality ng tubig na ginagamit natin. So yan, sagutin natin yan guys. Let's go! So yun nga guys, no, isang magandang araw ulit sa inyo. So sagutin ko lang yung mga ibang katanungan ng ating mga kahabi. Dahil hanggang ngayon, no, kahit boom pa rin yung ating ARC, marami pa rin sa atin nagtatanong kung paano nga ba yung tamang pag-aalaga sa ating mga crayfish. Lalo na dun sa mga diet, kung ano pa yung mga ginagawa natin dito. So disclaimer lang guys, again, ito yung mga babanggitin natin at yung mga sasagutin kong katanungan ay base sa mga experience ko kung paano ko inaalagaan yung mga crayfish ko na nandito, kung paano ko sila napaparami. Marami sa atin nagtatanong guys, paano nga ba alagaan yung ating mga crayfish? So guys, kung kayo magsisimula ng pag-aalaga ng crayfish, mas maganda, mag-research muna kayo, mag-aral muna kayo regarding dun sa mga tamang ways, no? May mga video na tayo ginawa dyan kung paano ba yung dapat na gawin. Lalo na kung mag-start pa lang kayo mag-alaga at bago kayo bumili. Kasi napaka-importante rin na meron kayong idea at meron kayong knowledge, background check, no? Sa ating crayfish bago tayo mag-alaga or bumili. Kasi napaka-importante noon dahil bago nyo simulan, at least meron na kayong idea. Hindi na kayo masyadong mahihirapan makapag-adjust. Unlike sa mga bumibili agad na wala pa silang idea. So mas nauna yung pagbili kaysa dun sa mga research, sa mga info na dapat nilang malaman. Preparation ng tank. May mga nagtatanong sa atin, preparation ng tank. Ano nga ba yung dapat na gawin natin sa pag-prepare ng mga tangke natin? So, unahin na muna natin dyan. Ano ba yung dapat na mga lagayan na pwede natin gamitin para sa pag-start ng crayfish? So, pwede ko masuggest sa inyo guys. Unang-una, pwede, ako dito sa area ko ha, like nabanggit ko sa inyo, urban farming yung ginagawa ko. Nakatank yung sa akin. So, sa isang trio guys, ang ginagawa ko dyan, nilalagay ko sila sa 15 gallons. So yun yung isa na pwede nyong kuhaning idea. Pangalawa, kung may maluwag kayong area, pwede kayong gumamit ng trapal pan. Pwede kayong maghukay tapos lagyan nyo ng trapal, no? Or pwede kayong mag mud pan. Basta make sure lang na may cover, may harang sila sa paligid para hindi nakakatakas. Pag may area kayong maluwag, pwede kayong gumamit ng mga pool pan. Pwede kayong gumamit ng rep tub. Sa mga maliliit na area guys, ma-suggest ko, it's either aquarium, storage box, yung mga DIY, ayan, yan yung mga pwede natin gamitin paglalagyan. Paano ba natin ipe-prepare yung tangke bago natin lagyan guys? Ito guys, sa area ko, ang ginagawa ko dyan guys, nag-i-stack na ako ng tubig. So bago ko pa siya lagyan, nag-i-stack na ako dyan almost a week or 3 days. 3 days to 1 week yung ginagawa ko na bago ko sila lagyan ng crayfish. Bakit? Anong importansya nun guys? Kasi pinapasingaw natin yung chlorine sa tubig. Gagaya ko dito, ang tubig namin dito sa area namin is nawasa, no? So sa mga area na gumagamit ng deep well, mas okay yon. Mga river flows, okay din yon. So dito sa area kasi kalimitan, hindi ko masasuggest talaga na gumamit kayo direct from faucet yung tubig na gagamitin nyo. Kasi yun nga, meron siyang chlorine na nakakasama sa ating mga crayfish. Mas maganda, iigid kayo sa gripo, stock nyo na lang muna 3 days to 1 week bago nyo gamitin. So yung iba, gumagamit ng mga, pag mag-start, gumagamit ng mga mineral water para lang mailagay nila. Pero ang suggest ko talaga dyan, dapat before pa lang mag-avail, no? So meron na kayong nag-run na filtration dun sa aquarium nyo or kahit saang paglalagay nyo para at least nakapagsa-cycle na siya, nakapag-start na sila. So after natin guys, ma-prepare yung mga paglalagyan, no? Ano ba yung mga kasunod na mga gamit na kailangan na natin? So kailangan natin guys ay PVC pipe. Ito, ang PVC pipe na to, tinatanong sa akin, anong sukat nito? Ang sukat nito guys ay size number 2. Ito, yung cut ko dito ay depende na sa inyo yan. Sa akin dito ay 5 inches, may 6 inches. Depende kung paano nyo i-cut yung ganitong PVC. Bakit kailangan natin ng PVC? Napaka-importante talaga nito guys, kasi ito yung nagsisilbi nilang hide. So para maiwasan yung cannibalism, kasi napaka-territorial ng mga ARC. Lalo na kapag maliit ang space nyo at wala kayong nilagay ng mga ganito,
possible yan talaga mag-aaway-away at magpapatayan yung mga yan. Pangalawa, kailangan meron tayong aeration. So may nagtatanong sa akin dito, okay lang daw ba na walang aeration or air pump yung paglalagyan nila? So para sa akin ha, mas maganda talaga na merong galaw yung tubig nyo doon. It's either pan, aquarium, kung saan nyo man ilalagay. Kasi mas nabubuo yung beneficial bacteria dyan sa tubig. Pero kung talagang walang-wala talaga, no? Mas maganda, maluwag ang area nyo. Like yung mga pond na malaki, pero mababa lang ang tubig. Kasi kaya naman makasurvive talaga ng crayfish kahit walang air pump. Basta mababa ang tubig, marami mga bato silang inaakyatan kasi nakakainga sila dyan guys eh. So may nagtanong sa atin no, sa probinsya kasi madalas daw brown out sa kanila. So ilang oras daw ba yung tinatagal ng crayfish kapag walang kuryente? So nakita nyo naman sa last vlog natin, nag-experiment tayo 5 days yung nandiyan lang sila sa Plangana, walang kahit ano, walang air pump, walang hide, walang filtration. So naka-survive sila ng 5 days na yon. So ibig sabihin kapag what more pa kung malaki yung lagayan nyo tapos may mga bato-bato pa yan na naakitan sila, so hindi ano sa kanila yung problema yung kahit wala sa inyong kuryente madalas. At no, yung filtration, napaka-importante rin ng filtration kasi yun nga, lalo na kagaya dito sa area ko, kapag nagpapakain ako, since aquarium siya, dapat may talagang naglilinis din dito. Dito kasi mga naka-sponge filter yung ginagamit ko dahil 15 gallons lang naman sila, pero continuous naman yung ating pag-water change. Napaka-importante rin yun. Yung pag-water change, nakakabawas ng ammonia, nalilinis yung mga dumi sa ilalim, at namimaintain natin yung quality ng tubig. Yun yung mga dapat natin ginagawa. Ang apat, dapat may cover yung ating mga aquarium. Napaka-importante ng cover kasi mabilis or magaling talaga silang umakyat, mga escape artist ang mga ARC. So kung wala kayong cover dyan, pag isin nyo kinabukasan, kulang na yan, nakatakas na yung mga yan. Kaya napaka-importante, meron talaga kayong cover. Ayan. So yun yung mga kailangan sa pagpreparasyon ng tangke, kung ano man yung mga lalagyan nyo. So guys, dumako naman tayo sa breeding. Ayan, may mga nagtatanong sa atin, paano nga ba mag-breed ng crayfish? Abangan nyo sa mga susunod na video guys, kapag na-set up na natin yung panibago nating area dito at na naging okay na siya. So gagawa tayo ng video dyan na talaga makakatulong sa inyo guys. Pero sa akin, sa experience ko dito sa area ko kung paano ako mag-breed, ang ginagawa ko dyan guys, kinukondisyon ko muna yung mga babae. So yung iba, sa akin ha, para sa akin, ang breeding kasi, ang ginagawa ko dyan, kinukondisyon ko yung babae. Tapos, bago ko sila pagsamahin, 1 week before ko sila pagsamahin sa isang tank, like yung trio na ilalagay natin sa aquarium, nakahiwalay muna sa akin yung mga babae bago ko sila pagsamahin. So bibilang lang ako dyan, sa experience ko, bumilang lang ako dyan ng matagal na yung 2 months bago ko sila napa-itlog. So yun yung ano ko, 1 to 2 months, nakapapa-itlog ko na sila. At paalala ko lang, yung breeding ng mga ARC natin guys, hindi yan binabase sa laki. Kasi marami sa atin na naghahanap ng mga breeders na 6 to 7 inches. Actually, ito ha, meron ako ditong breeders, ang tagal pa rin ito mag-itlog. Unlike sa mga nauuna ko na 3 to 4 inches, mas mabilis pa sila mag-itlog. By experience sa akin ha, depende na lang sa mga ibang breeder na nag-aalaga din. So may kanya-kanya kasing diskarte yan eh. Pero sa akin, sa experience ko dito sa mga napabreed ko itong mga to, 4 inches, 4.5, wala pang 5 inches, napaitlog ko na sila. Pero eto, meron ako ditong 6 inches, 6.5. Hanggang ngayon, di pa rin nagbibreed yung aking mga babae na nandito. So hindi ko rin alam kung bakit ganun. Pero ayun lang, na-share ko lang sa inyo kasi mas pabor sa akin yung mga dumalaga. Mga 4 inches, 5 inches, 4.5, yan, mga yan. Mga masisipag yan talaga mag-breed. Tapos, ang ginagawa ko dyan guys, kapag inundisyon ko na yung babae, bago ko sila isalang, kinukubera ko yung aquarium, eto. Hindi ko sila binubulabog. O, eto lang yung naka-open. Malalaman nyo yan guys, yung breeding, ikakat ko muna, pero itutuloy ko yan sa next vlog. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Tapos, yung diet. May mga natatanong sa atin, ano ba yung mga tamang pakain na pwede nating ibigay? Actually, marami namang gumawa na rin ng video niyan. Pero sa akin, by experience again, pwede kayo magbigay dyan ng mga simple pellet like PO2, carrots, kalabasa, mga gulay, no? Mixed diet kasi dapat ang mga crayfish natin. Mga isda, ayan. Tapos, Integra 1000. So, kung tatanungin nyo ko, anong pinapakain mo dyan, Tushkada? So, dito sa area ko, guys, PO2, tsaka Integra 1000, gulay, and isda. Yan yung pinapakain ko. Tsaka superworm. Yan yung mga pinapakain ko dito, guys. Pero alternation, hindi siya araw-araw isang linggo pellets lang ako. Iniiba-iba ko yun guys, minimix diet ko sila. So ayan yung mga ginagawa ko dito.
kayo, depende naman sa iba kasi may mga iba nagpapakain ng mga iba-ibang gulay, depende, pero make sure lang guys ha, kapag magpapakain kayo, dapat kokonti lang, hindi ganun karami, kasi pagka nasobraan yan at napulit yung tubig nyo, pag tumaas yung ammonia, magkakaproblema, maaaring mamatay yung mga crayfish natin. Ayan, so kailangan minimal lang, kurut-kurut method lang yan. So hindi nyo kailangan busigin na sobra yan. At ang pagpapakain sa akin dito sa area, once a day lang ako nagpapakain, tuwing gabi lang ako nagpapakain. At kasi doon sila mas active sa gabi sila. Sa umaga, ang mga pinapakain ko lang siguro 3 times a day yung mga krillings ko lang dito para mas mabilis lumaki. Diyan ako nagpapakain ng mga 2 times, 3 times a day. Kasi hinahabol natin yung, binubus natin yung paglaki nila. Ayan. So yun yung mga diet guys. Kung may mga iba pa akong hindi nabanggit, pwede kayo mag-comment down below dyan, para at least makatulong tayo sa mga kabi natin kung ano pa yung mga hindi nating nasagot na mga katanungan. Tapos regarding naman ito sa krillings, marami rin sa atin nagtatanong ng kung paano nga ba alagaan ng krillings. So itong krillings guys, ito yung mga pinaka critical point, kasi kung mapapansin nyo ito, 1 month na to hindi ko ginagalaw at hindi ko nililipat. So meron din akong video na gagawin dito guys, kung paano tamang alagaan, kung paano tamang i-transfer sa paglalagyan. So, ayan, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo at quick update lang to dito sa ating backyard. Again, maraming salamat guys sa mga tao na sumusuporta at walang sawang tumatakilik ng ating vlog, sa mga customer na nagtitiwala sa atin at patuloy na bumibili dito sa ating top yard ng mga crayfish, no? Maraming salamat po sa inyo guys. Sana huwag kayong magsawa na mag-avail ng mga crayfish sa atin, at gagawin natin yung best natin para makatulong pa sa inyo. Dahil tayo naman, hindi tayo madamot sa mga ideas, sa mga tips, mga kaalaman na pwede natin i-share sa ating mga kabi. Maraming salamat guys. At kung bago ko pala sa channel ko at mahilig ka sa fishkeeping content, please like, share, and subscribe. At click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat. Abangan nyo pa yung mga ibang update na magaganap na dito sa ating top yard. So maraming salamat. Until the next vlog. See you, let's go!